Hello guys! What's up and welcome back to my YouTube channel. So, ito na naman ako, nagbabalik at laging nagbabalik. So, kung mapapansin nyo, tapos na ang aking base at ang aking kilay. So, ayoko namang magsawa kayong panoorin ako na I'm doing my whole makeup na pare-parehas rin lang ang ginagawa ko sa base ko. So, dediretso tayo sa eyeshadow look. So, for today's video, as usual, mapapansin nyo naman, guys, na kapag kung anong kulay ng suot ko, yun din ang eyeshadow na gagawin ko. So, for today, naka-blue ako. Ayan, ang ganda ng blouse ko. Kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na kayo. At kung gusto nyong hindi ma-miss ang aking mga video, please click the notifications bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. So guys, simulan na natin. Set ko ang aking kilay using the Anastasia Beverly Hills Contour Kit Light to Medium. So, tinatry kong gamitin yung mga products na hindi ko masyadong ginagamit. So, ito yung ginamit ko, si Yellow. So, ito rin ang gagamitin natin pang contour later on. Iba rin ang ginamit ko sa kilay ko. Anyway, guys, magsimula tayo sa transition color. I'm going to take this one from NYX. Let's just use this one from the Too Faced Then and Now Eyeshadow Palette. Ang gagamitin kong transition this time is si Gigi. Medyo pinkish siya. So, all over the crease tayo. Any fluffy brush can do. Basta kapag ilalagay yung product kung saan lang dapat, then that's the time you're going to blend in a circular motion or paganyan. Wiping motion. Wala pa akong idea sa mind ko, guys, kung anong gagawin ko sa aking mata. Kung magsusmoky ba tayo, light sa loob, or isang color lang. Matagal ko na rin hindi nagamit tong eyeshadow palette na to, kaya sabi ko, lagi na lang si NYX ang pinapakita ko sa inyo, eh marami rin namang different colors to. So, ito namang gamitin natin, diba? This time, mag-smoky tayo para maiba anong look ang gagawin ko this time. Pero gusto ko kasi yung medyo simple lang kasi manonood ako ng Avengers. Wala namang makakikita sa akin masyado. But I wanna film, you know, kasi nga I love makeup, diba? Gamitin natin si Chill Out para mag-create tayo ng smoky. Guys, you can always, ano naman eh, hindi porke may glitter siya and everything, hindi mo siya pwedeng gamitin sa outer. Hindi naman, nasakwan mo yan, strategy mo yan, girl, kung maganda yung gawa mo or what. So, i-build natin yung color. Sinisimulan ko dito sa labas. Ayoko masyadong i-extend palabas kasi minsan parang bumabagsak, pati yung mata mo bumabagsak. So, ayan naman, pag binibuild yung color, hindi naman siya super shimmer, pero pagdating dito, super shimmer siya. Pero I think, guys, kasi medyo matagal ko na rin hindi nagamit to. Yun din ang napapansin ko sa ibang mga eyeshadow na kapag hindi mo siya nagagamit ng matagal, pero hindi naman siya exposed na laging open, may time na nagiging dry out siya. So, ipasok lang natin halfway muna. I-build muna natin yung blue. So, si Chill Out yung ginagamit ko, ha? Chill out din paminsan-minsan. Guys, umuulan, ang lamig, nakakainis. Yung gusto mong pumorma, pero kailangan mong mag-jacket, tas hindi na makikita yung forma mo kasi nga malamig. I-build nyo lang pa konti-konti. Dab. Kailangan kong sanay na sabing dab. Kasi nasanay ako sa top. So, yan. Siguro i-extend natin yung papasok using the brush na ginamit natin kanina or any clean fluffy brush. Alam nyo, minsan kasi nagtitipid ako ng tools. Alam nyo yan? Kasi mahirap yung laba ka ng laba, girl, ng ano, makeup tools. Kasi pag nasira yan, girl, wala na. Pwede mo namang i-create ng line basta pataas, wag pa labas na ganon. Kasi last time nung nag-makeup ko, parang masyado siyang palabas. Pangit na. Maganda rin palang pang transition killer. Pang transition color si Gigi. Kasi usually, kapag ginagamit ko yan before, kung ano lang yung pinkish, mga ganyan, okay naman pala siya. Tingnan nyo, titigan nyo guys, hindi naman siya nag-glitter masyado. So guys, kung may mga gusto kayong makeup look na gusto nyong gawin ko, comment down below lang kayo, mga kabeshi. Kabeshi mga lala. Ganda ng kilay ko, no? Ibang eyebrow pencil ang ginamit ko. Kasi na-stuck na siya dyan nung matagal. May extra pa nga akong bago. Okay, ngayon, whatever is the excess, kung nagtitipid kayo sa brush, i-pinch nyo yung brush yung ganyan. Okay? Wait, may fallouts. Kapag may fallout akong nakikita as much as possible, kukuha kagad ako ng fluffy brush and dahan-dahan na ganyan na hindi
heavy yung kamay nyo. Kasi mahirap na ma-stack minsan yung eyeshadow. Kasi didikit na yan. What do you think, guys? Half lang. Ang ganda naman ng effect niya, guys. Oh, guys! By the way, congratulations pala sa mga nanalo sa 2019 election natin. So, congratulations. Ang tanging hinihiling ko lang sa inyo na sana lahat ng mga pinangako at sinabi ninyo during your campaign ay tuparin nyo. At lalong buksan ang isipan ninyo at maging malawak ang isipan ninyo para mas lalong mag-grow ang Baguio City at hindi lang ang Baguio City, ang buong Pilipinas na paluguin natin ang bansa natin. Alam nyo ba ibig kong sabihin? So, mga taga-Baguio out there, kung natalo man yung mga binoto nyo or what, tanggapin na lang natin at ipagdasal na lang natin kung sino yung nanalo sa election na ito ay gawin ng maayos ang trabaho nila. Okay, so mag-proceed na tayo sa ibang level. Natutuwa ako sa pagka-blue. So, matagal ko na itong ginagamit at gagamitin ko ulit ngayon. I'm going to share with you Maybelline New York Master Kahal. Tignan muna natin halfway kung anong magiging outcome niya. Parehas na parehas sila ng kulay ng eyeshadow. So, yan ang half. I-full na lang natin. Alam nyo kasi may mga eyeliner and eyeshadow na maganda siyang tignan ng half lang or full. So, yan. Kunin natin ulit yung brush na ginamit natin sa blue para i-smudge lang. Stretch nyo ganyan. Bumu-blue si mama. Ang inner corners natin is gamitin natin si Ice Queen. Diretso na. Wala nang patumpik-tumpik pa. May mga fallouts, guys. So, dahan-dahan lang. Oh, girl. Ang ganda na niya. Ito lang yung mga basic and simple eyeshadow look na mga ginagawa ko. So, babalik tayo ulit sa brush na ginamit natin just to make sure na kung ano yung lumagpas sa outer natin, ma-blend natin at ma-enhance pa yung kulay. Kung anong excess, i-blend yun ang papasok ng ganon para may shadow of blue dito, hindi lang siya plain na ganyan. So, pwede nyo siyang kapalan, pwede nyo basain ng brush kung feel nyo para mas foily texture siya. Pwede rin gamitan yun ng fingertips. Let's see kung magkakaroon ng iba. Ayun. Parang parehas lang, no? Ngayon lang ulit ako nag-blue. Make sure rin na malagyan nyo yung pinakamalapit dyan. Kahit pa maglalagay ka ng falsies. Pantay na pero dagdag ako ng dagdag. Ang ganda kasi ng pagka-blue niya, guys. Sa totoo lang. Ano na tayo, mga kabeshi? Kabeshi? Mga lula. Mga lula ko dyan. Sa tabi-tabi. Lula. Eh, no. Mascara na tayo. Ang mascara na gagamitin ko, guys. Ang dami kong mascara. Oh, I have blue. I remember. What do you think? Mag-falsies pa ba ako? I have here. This one, it's color blue. Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara from Estee Lauder. Matagal na to sa akin. Regalo lang. So, it's color blue. Let's see and find out if it's gonna work. Then, I'll be back. Okay guys, in-stop ko na siya kasi nagkukulay naman siya kung tititigan ninyo. Yan, konti. Pero every time na papatungan ko siya ng papatungan, malapit na siyang mag-clump. So, maganda sana. But I used to wear mga ganitong mascara before, back when I was college. I love using blue kasi may eyeliner si mother ko na lagi kong ginagamit. Tapos lalagyan ko lang sa top. Then, mamaskara na ako ng blue din. Perfect. So, ang gagawin natin ngayon, magfo-falsies tayo. May mga bago kong hugas dito ng mga falsies. Hugas talaga. Guys, comment down below kung paano ba yung easiest way na mapangalagaan yung lashes. Kasi nga, ngayon lang naman ako nagfo-falsies, no? So, the lashes that I'm going to use is, gusto ko sana yung medyo natural. Pero mas nagustuhan kasi ng kasama ko na ito ang gamit ko kahapon. Pero ang hindi ko lang nagustuhan dito, guys, kasi ako naman ang gusto ko natural. Pero ang sabi ng kasama ko nung gamit ko ito, at sabi nga kasi is 3D ito, nung ginamit ko siya ang ganda. Pero parang pag look behind dito, parang ang layo ng gaps na super kapal nung thread niya. But it's okay naman din siya. So ang gagamitin ko is from Sephora Collection. And guys, lahat ng ginamit ko ilalagay ko sa description box. So mag-proceed na tayo ngayon sa pagkukontour. Kuha lang tayo ng fluffy brush to clean up everything muna. Just like that, tadaanan ng saglit. Then I'm going to use this one from Real Techniques. Ang gagamitin ko this time is eto muna. Tingnan natin. Kasi medyo intense ito. Yun na nga.
So guys, ako ayoko mag-contour na isang line lang na ganyan. Ini-spread out ko siya para very natural lang siya. Try natin dito sa ating paganyan. Kung napanood nyo si Marisa sa halik, ang contour niya papasok sa cheeks niya ganyan. Kaya pag nagsasmile siya, pak na pak lumulubo yung cheeks niya. So, this time, paganyan tayo, hindi pa baba. Kasi usually, sinusundan ko yung ganyan. This time, papasok tayo ng konti. Konti lang. Itong Anastasia na to, kaya hindi ko siya magustuhan. Hindi siya yung parang powdery na. Mabilis siyang ma-blend. Alam niyo yung ibig kong sabihin. Then, blend natin pataas. Ako hindi talaga ako masyado sa contour sa noo. Kasi nga nakakapangit. Parang mamaya biglang maging parang nasabugan ka ng tsokolate dyan. Alam niyo yun. For the blush, gagamit tayo na this one from Lo Technique, si Multitask nila. Si Elf ang gagamitin ko lately. Love na love ko na naman siya. Kasi may choices siya, diba? Gamitin ko ulit itong shade na to. Papatong ko sa contour ko. Then, lalagay ko lang yung falsies ko. Okay guys, so patapos na ako. So, ayan na yung falsies na nilagay ko, which is very better. Very eno. Tapos nun guys, ang nilagay ko pala sa aking lower lashes na mascara is Skinny ng Annabelle. Hindi ko makita. Gusto ko for this look is medyo nude lang tayo. So, ang lipstick na gagamitin ko is from Maxi Yash. And ang ginamit kong pang highlight ng aking mukha is si Kat Von D. Hindi ko pa tinapon kasi bawal pala magbenta ng second hand or gamit na or na swatch lang sa isang app na pinaglalagyan ko ng mga post na binibenta ko. So sabi ko, okay fine, I'll just use it. So yan, babalik siya. Ganda ng eyes ko, girls. Ang tangos ng ilong ko, guys, sa tuwing gumagamit ako ng yellow, which is this one, ang tangos ng ilong ko. Ang tangos talaga. So, patungan na natin ng gloss. Actually, maganda na yan. Pero, gusto ko lately gloss. Oh, bago lang to. Bagong bukas ko. Ay, hindi. Nagamit ko na to. Si Sugar. Ang Bare Minerals. Ma-highlight na naman ang pagmumukha ko. Sa ilong, wag sobrahan kasi maganda na, diba? So, yan, guys. Okay, guys. We're done for this look. I hope you enjoyed this video. Please give me a thumbs up. Don't forget to comment down below. Kung may mga requests kayo na gusto nyong gawin kong makeup look. And I hope to see you again on my next one. So, again, thank you so much and God bless us all. Bye! Mwah!